Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Chapter 28. I'm glad at nakapunta ka pa. Halos paismid na bungad sa kanya ng ama. Napailing na lamang siya at inabot ang palad nito upang magmano. Naririto sila sa isang sikat na coffee shop. Tinawagan kasi siya ng ama dahil may sasabihin daw itong importante sa kanya. I'm sorry, Papa. Masyado lang ako naging busy sa hotel. Nasabi na lamang niya at tinawag ang waiter upang kunin ang order nilang dalawa. 2 black coffee, please. Nang makaalis ang waiter, itinukod nito ang dalawang siko sa mesa at mataman siyang tinignan. Noel, where's your brain? How many times did I tell you that Jasper is an enemy? Bear that in your mind. Mariingwi ka ng ama. Nagsimulang mamuo ang pawis niya sa noo at lumikot ang mga mata. Pero pa, winigayway nito ang kamay. Ah, wala akong pakialam sa sasabihin mo, Noel. Basta sundin mo ang sinasabi ko. Hindi isang kaibigan si Jasper. Isa siyang kaaway. Kaaway! Halos si-emphasize pa nito ang salitang yun. Napalunok siya. Papa, yeah, I know. But you don't get my point here. Ilang buwan ko na rin siya nakakasama. At lahat ng sinabi niyo ay taliwas doon. Baka naman nabulagan lang kayo ng galit kaya. So ano gusto mo palabasin? That he's good? Jasper is a friend? Sarkastikong balik tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga siya at sinandal ang likod sa upuan. Hinawakan ng baba. Yeah, he's not that bad tulad ang kinukwento niyo sa akin. Aba! Hahampasin naman sana siya nito ng tungkod kung hindi lang dumating ang waiter at sinerve sa kanila ang kanilang order. Nagpatay-mali siya ito nang umalis ng lalaki. Noel, how many times do I have to tell you? Ilang milyong beses ko pa bang dapat sabihin na hindi dapat kinakaibigan ng isang Jasper? Nabubulagan ka lamang sa pinakikita niyang kabaitan sa lahat ng tao. Pero deep inside, I'm sure may bahong itinatago ang lalaking yon. Napailing na lamang ang lalaki. He's already 30 years old at alam na niya ang tama at mali. Sapat na ang 30 taon na nagpabulag siya sa ama. Nagpabulag na dapat kasuklaman, kagalitan at kapuutan si Jasper. Nakakapagod din pala ang magalit sa kapwa. Lalo na kung wala naman itong ginagawang masama. Nitong mga huling buwan, nakilala niya ang totoong Jasper na hindi niya kailanman hinagap na ito ang tunay nitong katauhan. Na mabait at mapagkumbaba, lahat ng yun ay taliwas sa kinukwento ng kanyang ama. Umiling siya ng paulit-ulit para ipahiwatig dito na tama na ang pagmamando nito sa kanya. Papa, I'm sorry pero malaki na ako. Alam ko na ang tama at mali. Gusto kong mabuhay ng maayos at payapa. Gusto kong mabuhay na tulad ni Jasper. Masaya at kontento. Hindi niya maiwasan ang pagpiyo. Namula naman ang tenga ng ama at ang laki ang mata nito. Papaluin sana siya ulit nito na malaking tungkod. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinalo niya yun at galit na nakipagtigasan ang titig dito. Gulat naman ang ama sa kanyang ginawa. Noel! Paano mo na ito nagawa sa akin? Dumadagundong ang boses na sabi nito. Tama na, Papa. Tama na. Pagod na ako. Itigilan natin to. Kung tutuusin, ikaw, may kasalanan ka. Pero si Jasper wala. Matapang niyang hinarap ito.
Bata pa lang siya. Namulat na siya na dapat maging competitive. Minulat siya nito na maging siya ang taong gusto nito. Maging siya para paglaki niya ay maging kapantay niya si Jasper. Makalaban ito sa negosyo at agawin ang lahat-lahat na inagaw nito sa kanya. Pero sa ngayon, nakikita niya wala tong inagaw sa kanya o sa kanila. Ang ama niya ang umagaw, puno ng galit at inggit. Noon, tuwing hindi siya sumusunod sa utos ng ama o nalalamangan siya ni Jasper sa lahat ng bagay, pinapalo siya nito ng hawak nitong tungkod upang magdala raw siya. Napili kasi ito sa isang aksidente. Natawa to ng pangdemonyo. Ano? Nabilog na rin ang Jasper na yan ang utak mo? Baka nakakalimutan mo. Ang taong yun ang umagaw ng lahat na para dapat sa'yo. Inagaw niya lahat-lahat. At ni walang tinira. Inagaw ng kapatid mo ang dapat na para sa'yo. Pagpapaalala nito. Yes, Jasper is his half-brother. Kapatid niya ito sa ina. At matagal na niyang alam na may kapatid siya simula nung magkaisip pa. Mas pinili ng kanilang ina sa mama sa ama ni Jasper. Kahit pinili na ito ng ina nila. Napakaraming insecurities ng kanyang ama sa ama ni Jasper. Hindi niya nga ba alam? At ngayon lang siya nauntog sa napakatagal na panahon na pinaikot ng ama ang kanyang buhay. Hindi niya binilog ang ulo ko, Papa. At kung meron mang dapat sisihin, ikaw at wala nang iba pa. Ano pa bang gusto mo? Ikaw ang pinili ni Mama. Ikaw ang minahal ni Mama sa kabila ng ugali mong yan. Iniwan siya ng kanyang asawa para sa'yo. Tapos ano? Ikaw pa rin ang may ganang ma-insecure? I'm sorry for this, Papa. Pero sa bagay, noon pa man inggit ka na sa ama ni Jasper. Inggit na inggit ka dahil noon pa man may pagtingin ka kay Mama. Ngunit mas pinili ng magulang ni Mama na pakasalan ng ama ni Jasper para sa negosyo. And he paused. Papa, tigilan mo na to. There's no use for hatred. Kung meron mang naagrabyado rito, hindi ako, kundi si Jasper. Ang kuya ko na walang pamilyang pinaglakihan dahil sa'yo. Dahil inahas mo ang ama niya. Patalikod. Inagaw. Anong inagaw sa akin ni kuya? Wala siyang inagaw sa akin dahil in the first place. Luging-lugi na ang Avenue Hotel noon ng pamahalaan niya to. Siya nag-ahon sa kumpanya noon. Binuhay niya ang sarili niya. At kung ano mang meron siya ngayon, he deserves it. At ni isa, wala akong karapatan doon. Hingal na sabi niya. Pakiramdam ni Noel, sasabog na ang dibdib niya sa napakabigat na dalahing yun. Hoy Noel, saan mo nakukuha ang tapang na yan? Siguro nakuha mo yan sa tarantadong Jasper na yun. Itong sasabihin ko sa'yo, kung hindi ko inahas ang ama niya, wala ka sa mundong to. Hindi ka lalabas at isisilang. Tila nanunumbat naman na sabad nito. Napailing si Noel. Matanda na ito at namumuti na ang buhok. Ngunit kakaiba pa rin ang tapang at bagsik ng kanyang ama. Wala kinalaman dito si kuya. At wala akong pakialam sa sinasabi niyo. What matters to me now is my brother. Ani niya. Nakakaago na sila ng atensyon ng ama. Dinuro siya nito at galit na galit. Magpasalamat ka at Redondo ang sinunod kong apelyedo sa'yo. Mahina, ngunit narinig naman niyang sabi nito. Ekspahiradong tinignan niya to. What? Do you want me to thank you for putting Redondo as my last name?
I should not. Dahil alam ko naman ang dahilan mo. Bakit hindi apelyedo mo ang pinaregister mo sa birth certificate ko noon? Kahit ang gusto ni Mama ay isunod sa apelyedo mo. Iyon ang ipatunay sa amo ni Jasper at kay Kuya na may kahati ito sa kayamanan ng mga to. Na hindi lamang si Jasper ang nag-iisang anak. Ginagamit mo ang apelyedo ni Mama. Dahil alam mong makapangyarihan yon. It should not Noel Redondo, but Noel Redondo Villanueva. Na hindi na niya maiwasang hindi kundi nahinito sa lahat ng mga pambibilog sa ulo na ginawa nito sa kanya. Wala itong maapuhap na sabihin dahil alam niyang tama lahat ng sinabi niya at ito lahat ang nagsimula ng gulo. Kung noon pa man na hindi siya nagpabulag, may pamilyang kahit papano tatawagin ng kapatid niya. Lahat na nangyari ay planado. Ang agawin si Syrah at magkaroon ng posisyon sa hotel. Noong una, wala naman talaga siyang planong mahalin ang asawa ng kapatid. Ngunit paglaon ay nagustuhan na rin niya to. But he's not that heartless. Kailanman ay hindi niya nakakayang agawin ang asawa ng kapatid. They both deserve each other. Lalo na ngayon magkakaanak na ang mga to at magkakapamangkin na siya. Karapatan ng kapatid niya ang lumigaya. Di bali nang masaktan siya. As long as nakikita niya ang kuya niya na masaya. And speaking of which, he need to talk to his brother about Mrs. Martin and Moira Zaragoza, the hotel receptionist. Napag-alaman niya magkasabot ang dalawa at kailangan nilang umaksyon doon. Baka hindi na rin niya sasabihin sa kapatid ang tunay ng pagkatao. Hindi rin siya nito matatanggap sa lahat ng ginawa niya rito. Malaki ang pag-alang ko sa iyo, Papa. Malaki rin ang utang na loob ko. Dahil ikaw ang nagturo sa akin how to be a proper man. Business, woman, society, lahat tinuro mo sa akin. Thanks to you. But now, I am enlightened. Kaya sana, huwag mong hayaan na ang konting respeto ko sa'yo bilang tatay ay mawala pa. Tigilan nyo na lahat ng to. Tigilan nyo na si Jasper. Dahil kung hindi, nagkalangan siya kung itutuloy ba ang susunod na salita. Umangat naman ang mukha nito. Kung hindi ano? Naglapat ang labi niya. Kung hindi, ako na makakalaban nyo. Tila syak na syak pa ito sa binitawan niyang salita. Iyon lang at kunot noong inayos niya to sa pagkakaupo. Ibinalik sa tamang posisyon ang tungkod at mabilis pa sa alas 4 na umalis siya ng shop na yon. Malalaki ang hakbang at may pagmamadali sa kilos ang ginawa niya. Nais niya sanang makausap si Jasper tungkol kay Mrs. Martin at kay Moira. Sa paglalakad, nadaanan niya ang cubicle ni Kiefer Heron. Isa itong lookout sa CCTV areas na nakapalibot sa buong hotel. Bahagyang bukas ang pinto ng silid, kaya sinilip niya to. Nariyan ba ang CEO? Tanong niya rito. Nagulat ito nang makilala siya. Good afternoon, Sir Redondo. Kayo ho pala. Nakita ko ho si Sir kanina papunta sa office ni Mrs. Martin. Mukhang aburido pa nga, Sir. Ani to. Agad naman siyang napalunok. Bakit kaya? Nalaman na kaya ni Jasper na mag-asabot ito at ang receptionist? Kung ganun, dapat na rin i-terminate si Mrs. Martin. Walang pwesto ang isang traidor sa hotel. Ganun ba? Sige, salamat. Hindi niya na ituloy ang sasabihin na mapatayo ito at halos mapamura sa nakikita. Lumalikod na siya at mga hakbang na magmura to. Nagmamadaling dial to ng telepono habang aligagang nakatingin ito sa malaking screen. Nakaharap nito mismo. Hello? Hello? May tao ba riyan? Hello, guard? Guard!
Tense na sabi nito. Dala ng kuryosidad, tinignan niya kung ano ang pinagkakaganito ng lalaki. Halos lumuba ang mata niya nang malamang nakahandusay sa sahig si Zaira habang may dalawang tao na kausap ito. Namukhaan niya ang isa. Ito yung receptionist, habang ang lalaki hindi niya naman kilala. Tila na itulos ang paa niya nang makitang dinudugo ang babae. Napamura siya nang wala sa oras at naikuyom ng matindi ang kamao. Nagmamadali lumabas siya ng cubicle na yon at halos liparinan niya ang daan patungong elevator. Sobrang lakas ng kabog na kanyang dibdib. Pakiramdam niya, sasabog yun anumang sandali. Pinagpipindot niya ang elevator na tila ba sa paraang yon ay darating agad ang elevator. Pagdating niyon, agad siyang pumasok at siya namang paglabas si Jasper. Mahigit niya itong hinawakan sa pulso bago pa nito maihakbang ang paa. Nakakunot noon naman itong tumingin sa kanya. "There's no time for arguing. Your wife is in danger. Nasa ground floor. Dinudugo." Nalaki naman ng mata nito at hindi na nagtanong pa. Panay ang dasal niya na sana'y ayos lang ang babae. At alam niyang ganun din ang kapatid. Base sa bawat bitaw nito ng hininga at ang panginginig ng palad nito. Pagkadating na pagkadating nila sa hospital, agad lumaksyon na doktor at nurses. Hiniga ng mga to si Zaira sa isang hospital bed. May mga tugon ang kadamit nila at ang binti ng asawa. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya habang tinatakbo nila ang pasilyo papuntang emergency room. Kasama niya si Noel na siyang umalalay at nag-drive sa kanila papuntang hospital. "There's no time to call ambulance." Hinawakan niya ng mariin ang palad ng asawa at hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. "Zaira, be strong. Be strong. Kaya mo yan. Narito lang ako. Mahal na mahal kita." Tumulo ang luha niya sa suot nitong damit. Ngunit wala pa rin itong malay. Nakamakarating na sila sa ER. Agad itong pinapasok ng doktor. Bago patuloy yung isinarado ang pinto. "Doc, please, nagmamakaawa ako. Gawin ninyo ang makakaya nyo. Iligtas nyo ang asawa at anak ko." Tumango ang doktor. "We'll do our best, mister. But for the meantime, let me ask you first a serious question. There's a possibility that the mother and the baby will be at risk. Kung ganun man, sino pong isusurvive natin? The baby or the mother?" "Just do your best!" Galit na sigaw ni Noel sa tabi niya. Napaluha siya sa sinabi ng doktor. As much as how he loved to see their baby, ngunit kung kapalit nito ay buhay ni Zaira. Masakit man, ngunit mas gugustuhin niyang makasurvive ang asawa. Kasuklaman siya nito habang buhay. "My wife. Doc, please save my wife first. But do all your best to save them both." Nanginginig na sabi niya. Tumango ito at pumasok na sa loob. "This would take our mister, and we will do our best." "Patawarin mo ako, anak. Ngayon pa lang. Kung pipiliin ko ang mami mo kapag nagkataon, patawarin mo ako, baby. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Mahal ka ng daddy at ng mami mo. Gusto ko kayong makitang parehas ng mami Zaira mo." Tuluyan na siyang napaluhod at humagulhol. Panay lang ang iyak niya. Para siyang pinamimili sa dalawang bagay, kung tubig ba o hangin, na alam niyang importante sa kanya. Ilang sandglit pa, kinilabit siya ni Noel. Nag-angat siya ng tingin, ngunit hindi na siya nag-abalang mag-ayos ng mukha o pagpupunos ng luha. "He don't care. Come, meron akong alam na higit kanino pa may makakatulong sa atin. Ang Panginoon, siya lang ang tanging masasandala natin at didinggin ang ating mga panalangin. Walang imposible sa kanya." Hindi siya kumibo at natagpuan na lamang ang sarili na sumusunod dito. "Noel is right.
Tanging ang Panginoon lamang ang makakasagot ng lahat. Because God, the only powerful creator that can do miracles. No doubt of it. At dito muna po nagtatapos ang 28th kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 29 ng kwento, In Just One Night. Maraming salamat po!